What's up and welcome muli sa ating channel. Ang ating pag-uusapan ngayon ay ang Mirosha Shrine location and guide. Kaya unahin na natin ang mapa. Ayan, nandito tayo ngayon sa Eldin Canyon. At ito nga yung Mirosha Shrine. And kung sakali man na hindi nyo pa ito napupuntahan, ang pinakamalapit na palatandaan dito na pwede nyong puntahan naman ay ang Woodland Tower or itong Woodland Stable na ito. So in our case right now, nandito tayo sa Crenel Hills, kaya gagamit lang tayo dyan ng paraglider. So let's begin. Ayan. So magparaglide lang tayo dito. At habang papunta nga tayo sa location natin, dyan sa shrine na yan, ay iniimbitahan ko kayo na mag-like at mag-subscribe naman kayo sa akin channel. And please hit that bell button para updated kayo sa mga future videos natin. Ayan. So muntik na tayo dun kanina sa ano, no? Dun sa electric bat na yun, kung ano man tawag dun. And dyan sa left side na yan, yan na yung Woodland Stable. Ayan, yan isa sa pinakapaborito kong stable dito sa The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ayan, dadaan na lang natin yan. So mula dito ay ipapas forward na natin papunta nga doon sa shrine. Let's go! Ayan, at nandito na nga tayo sa Mirosha Shrine. Ayan. At nandito na nga tayo sa loob, Tempered Power Mirosha Shrine. So baba lang tayo gamit ang paraglider. Ayan. At ang una natin gagawin dito ay kukunin natin yung Iron Sledgehammer dyan sa treasure chest na yan. Pero drop ko muna itong lightning rod. Ayan. So equip lang agad natin. Ko lang yan. Then, ito yung gagamitin natin para maibato natin itong orb na ito dun sa kabilang platform. So, gagamit tayo rin ng stasis dito. No? Tapos, kailangan lang natin gawin dito ay talaga masigurado natin na pantay yung position ni Link. Mismo nakaharap siya dun sa orb na straight para paghampas din niya, straight din yung ano, yung pagbato ng bola. Let's begin. Ayan natin kung magagawa natin. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, tingnan natin kung nagawa natin, guys. Let's see. Oops. And that's it. Nakuha natin sa isang ampasan lang. Meron pa. Ayan. So, nagbubukas na yung susunod natin na gagawin dito. Ano? So, ganun din yung stasis ulit. Ayan, ampasin lang natin ulit ito. Todo na natin ito, todo na. Ayan. And bago tayo makit dyan, kunin ko lang muna itong lightning rod natin. Drop ko lang to saglit. Okay. And that's it. Akit na tayo dun sa taas. And that's how you solve the Mirosha Shrine. Ayan. Ayan na. So muli, ayan, kung nakatulong sa inyo ang video na ito, please like and subscribe to my YouTube channel and hit that bell button para updated nga kayo sa mga future videos natin na may kinalaman pa rin sa mundo ng gaming. Muli, maraming salamat and I'll catch you up again next time.